Hello mga friend! Welcome back sa channel ni Isyang Lucas. Sa video natin ngayon, i-share ko sa inyo yung review ko. Finally, maire-review ko na siya. Yung Amaris Beauty Products Rejuve Care Kit. Kung gusto nyo malaman kung ano ang naging effect nito at okay ba to, please keep on watching. So sabi ko nga kanina, finally, maire-review ko na siya. Kasi sobrang dami talaga nagtatanong sa aking vlogging channel, kahit dito sa aking channel. At yung ibang kaibigan ko sa Facebook, talagang napapansin nila na malaki talaga yung pinagbago ng aking balat. Sobrang dami nagtatanong pero pinigilan ko yung sarili kong sumagot kahit kating-kating na ako kasi gusto kong i-share sa inyo yung talagang full review ko sa product. So ito nga yung ginamit ko, yung Amaris Beauty Products Rejuve Care Kit. Sabi ko naman sa inyo na madami nga nagtanong, madami nakapansin na gumanda yung balat ko. Medyo ikukwento ko lang sa inyo ha kung bakit sobrang saya ko na nakita ko tong Amaris Beauty Products Rejuve Care Kit. Padala ito sa akin, pero asahan nyo na honest yung aking mga opinion at yung thoughts na sasabihin sa video na to. Lagi ko naman yan sinasabi sa inyo, kahit padala ang product, walang sisinuhin ang Isyang Lucas, sasabihin natin kung ano yung totoo lang. So yun nga, sobrang tagal ko nang gustong gumamit ng rejuvenating set. Sa Pinas pa lang, hindi pa ako nag-YouTube, gumagamit na ako ng Dr. Alvin's rejuvenating set. Mga ilang buwan, pagkatapos ko magsimula mag-YouTube, nakalipad ako dito sa Japan, at hanggang ngayon, nandito pa din ako, magdadalawang taon na ako. Nung dumating ako dito, sabi ko, uy, nasa Japan na ako, mag-winter na, sasamantalahin ko na ang panahon na makagamit ng rejuvenating set, para pag uwi ko sa Pinas, eh medyo maganda naman ako. Alam nyo naman tayo mga Pinoy, ganun tayo kapag matagal kang nawala, gusto mo pagbalik mo, hahanga sa'yo yung tao na gumanda yung balat mo, gumanda yung kutis mo, gumanda yung itsura mo. So yun nga, nagpadala ako dito, kanila mama, nagpabili ako ulit ng rejuvenating set ng Dr. Alvin's kasi yun yung nahiyang ko talaga noon. So bumili ako 6 na set yun. Bala ko, ngayong month gagamit ako, next month hindi, tapos susunod na buwan gagamit ako, salit-salitan, kaya bumili ako ng 6 na set. Sabi ko, yes, makakapagpaganda na ako, kasi syempre, alam nyo naman ako, may pagkamatigyawat ako. Yung mga nanonood sa akin sa vlogging channel, comment down below, alam na alam nyo kung anong itsura ng balat ko noon. Pero yun nga, yung rejuvenating set na yun, hindi ko nagamit, kasi mga 2 months after kong makarating dito, ay nabuntis ako. At syempre, kapag buntis ka, bawal kang gumamit ng mga ganitong products, kasi ma-harm yung baby mo. So, naghintay pa ako hanggang makapanganak ako. Isipin nyo, 1 taon yun na hindi ako nakakapag-skincare ng maayos. Hindi ko nagamit yung rejuvenating set. 1 taon akong haggard, 1 taon akong maitim, 1 taon ako nagtiis at tigyawat. Pati nga buong katawan ko may tigyawat pa. So, sobrang talagang ang tawag dito, yung sabik na sabik ako makagamit ulit ng rejuvenating set. Kasi ito lang talaga yung nakakapagpa-okay ng balat ko. Though, hindi dapat laging gagamitin or pansamantagal na paggamit ang rejuvenating set. Kailangan hihinto mo yan tapos gagamit ka lang ng maintenance kit. Kasi kapag lilagi-lagi nyo ito, masisira din yung balat nyo. Syempre, may pagkamatapang din yung mga chemicals na ginagamit dito. Kaya nga nagbabalat yung skin nyo. So, kailangan kapag nakatapos na kayo sa isang set, sa isang kit, kasi 30 days nyo itong gagamitin, ibang kit naman yung maintenance set naman. Kasi hindi siya pwedeng tuloy-tuloy. So, yun nga. Pagkapanganak ko, nag-breastfeed ako, hindi pa din ako pwedeng gumamit. So, hinintay ko muna na matapos ako mag-breastfeed. Nung ginamit ko yung Dr. Alvin's, mapapanood nyo yung vlog ko noon. Nasabi ko, peke ata yung nabili ko kasi nag-iba na yung packaging nun talaga. Ang dati kasi yung packaging ng Dr. Alvin's ay medyo matangkad. Yung nabili ko ay medyo maliit. Pero sabi naman nila, professional skincare formula. So, iniisip ko, baka nagpalit lang ng packaging. So, yung ginamit ko yun, sobra talaga nagnaknak yung aking mukha. So, hindi naman naknak. Sobrang dumami yung tigyamot na tumubo sa aking mukha. Meron akong vlog nun. Tatry ko ha na ilagay yung link sa description box below para makita nyo talaga yung skin ko na nangyari sa skin ko yung ganun sa Dr. Alvin's. So, yung 6 na set na hindi ko nagamit, tinapon ko lang siya lahat. As in, sayang talaga sa pera. As in, sayang. Tapos, naghihintay ako ng ilang buwan. Medyo lumaki na yung anak ko. Then, napapadala na ako ng mga products. Meron ako namang ginamit na product. Ilang buwan na yun ha? Ilang buwan na lumipas nun? Siguro mga 7 months mula nung gumamit ako ng Dr. Alvin's. Tapos may ginamit ako ulit na isang brand. Yun, hindi naman din ako nahiyang sa kanya. As in, isang buwan ko din siyang pinagtiyagaan. Pero sobrang pumangit talaga yung balat ko. Sobrang dami ko talagang tigyawat.
nag-itim yung mukha ko, hindi nagbalat yung mukha ko. So, ang gusto kasi talaga, magbalat yung mukha ko para matanggal yung maitim na appearance, yung matanggal yung mga dead skin niya. Kaya, yun, sayang talaga, hindi siya nag-work sa akin. Isang buwan ko siyang ginamit. Tapos, nung ginamit ko, yung nagpahinga ako isang buwan, yun nga, ginawa ko yung 30-day sheet mask challenge para ipahinga yung skin ko kasi maganda din yung sheet mask na gamitin sa mukha para ma-moisturize siya ulit. And then, after ko mag 30-day sheet mask challenge, tatlong buwan na to sa akin ngayong nung nakaraang buwan ko lang nagamit at ngayon nga ubos ko na siya. Yun, nagamit ko na si Amaris Beauty Products. Kaya sobrang saya ko talaga na nahiyang ko itong Amaris Beauty Products kasi sobrang sensitive din ang balat ko, hindi maiiwasan na magpuyat dahil nga may baby. So yun na nga, paliwanag ko na sa inyo itong Amaris Beauty Products. Pasensya na kung medyo napahaba kasi gusto kong ipaliwanag sa inyo kung bakit ganun ako kasaya sa product na to. So makikita nyo dito sa taas, ang SRP niya ay 300 pesos at natutuwa ako sa packaging niya kasi sobrang pinag-effortan. Hindi lang siya yung basta na ziplock na plastic, hindi lang siya yung plastic na nilagyan ng zipper, hindi lang siya yung supot na nilagyan ng product. Talagang effort sila sa packaging. And alam nyo guys, yung mga taong may alam sa mga printing ganyan, mahal po magpa-print ng ganito, pati magpagawa ng box. Kaya tuwan-tuwa ako sa Amaris Beauty Products kasi kahit anong product nila, kahit yung chocoberry milk, kahit yung sabon nila, nag-e-effort talaga sila sa kanilang packaging. Tapos dito sa taas, may kita nyo hashtag feel the difference, hashtag see the result, rejuvenate you to a new you. Tapos, ayun yung itsura niya. May kita nyo, para siyang lotus. Tapos, mga flower dyan. Tapos, sa likod, isa pa to na na-appreciate ko sa Amaris Beauty Products. Talagang kompleto sila sa information. Meron silang direction, kung ano yung importanteng malaman mo, what should you expect, at note. So, babasahin ko to sa inyo para malaman nyo na din. At meron din silang contact us para kung magkaroon man kayo ng problema, alam nyo kung sino yung lalapitan nyo. Meron silang nilagay dito na FB page, Amaris Beauty Products Main. Doon din kayo makaka-order kung gusto nyo umorder. At Gmail para makapag-email kayo kay Miss Jean Irene Mendoza 10@gmail.com. So, babasahin ko sa inyo yung direction at sinunod ko naman talaga tong direction na to since matagal na din talaga akong gumagamit ng rejuvenating set. So, medyo may alam na din ako. So, yung directions, meron kasi tong kojic acid soap. So, yan. Paliwanag ko pala sa inyo yung mga laman niya. Kojic acid soap. Kita nyo naman, ano? Naghihiwa po talaga ako ng sabon kasi ayoko yung buo kasi mabilis siyang matunaw lalo ko ilalagay nyo sa banyo. Kami dito, shower kami kaya hindi maiwasan matalisikan yung sabon. So, yan, kita nyo. Hiwa-hiwa yung aking plastic. At ang natira na lang sa aking sabon ay ito. Natural lang naman na hindi ko talaga maubos tong sabon na to kasi sa sobrang laki niya, pwede mo siyang gamitin sa face and body. Pero ito nga ginamit ko sa face kaya hindi ko siya naubos. At tignan nyo, kahit yung sabon nila, talagang effort sila sa packaging. Amaris Beauty Products Kojic Acid Soap, Powerful Skin Whitening Soap, 135 grams. Medyo malaki na din. At meron siyang expiration and manufacturing date, made in the Philippines. So ito, yung amoy niya, amoy orange, parang ganun. Parang amoy orange, mas citrus, basta ganun. Tapos, meron siyang rejuvenating toner. So, ito talagang normal na talaga to sa mga rejuvenating set, yung rejuvenating toner. At sa toner po, natural lang talaga na nag-iiba yung kulay niya dahil yan sa mga ingredients na ginamit sa kanya. So, yung kanilang rejuvenating toner, meron tong product description sa likod. Yan, mababasa nyo dyan. Our rejuvenating toner removes cellular debris, tighten pores, and firm skin. So, talagang naramdaman ko yun. Naranasan ko yun dito sa kanilang product. Meron din siyang direction dito. Bukod sa direction sa box, meron din siyang direction dito. After cleansing skin, kapag tapos nyo maghilamos ng sabon, ito yung gagamitin nyo. Marami ako nakikitang tao na kapag nag-toner sila, inilalagyan ito yung eye area. Mga friend, wag niyo pong kinukuskusan ng bulak or kahit ano yung eye area nyo, lalo na yung mga ganitong klase ng toner. Sobrang nipis lang po ng skin dyan sa eye area natin. Sobrang delicate. At konting ma-harsh lang na chemical products, talagang masisira yung inyong under eye, yung paligid na mata nyo. Pasensya na po kung naririnig yung anak ko. Iiwasan nyo din pong lagyan itong paligid ng labi nyo kasi manipis din yung balat dyan. At dahil nakakaputi itong product na to, kailangan isasama nyo din po yung leeg nyo. Sasabunan nyo din yung leeg nyo, itotoner nyo din yung leeg nyo, lalagyan nyo siya ng cream at sunblock cream. So, yan ha. Huwag nyo kakalimutan yan. Meron dito yung nilalagay sa gabi, yung rejuvenating cream. Ang gusto ko sa mga cream ng Amaris Beauty Products, hindi tulad kasi dati sa Dr. Alvin's, inconsistent yung kanilang content.
minsan makikita mo marami, minsan makikita mo konti. Pero itong sa Rejuve Care Kit, kasi hindi na siya masyadong puno ngayon, pag nakuha nyo to, as in maganda, maganda yung pagkakalatag ng product sa lalagyan. As in, mukha talaga siyang marami. Hindi siya yung puro hangin lang. As in, siksik talaga yung product. So, yan lang itsura ng kanilang rejuvenating cream. Kahawig lang din sa Dr. Alvin's, medyo naninilaw-nilaw. Minsan, nagkukulay brown pa yan. Talagang ganun lang sa ingredients yun. Hindi ibig sabihin nag-brown yung inyong rejuvenating cream, eh, luma na siya or expired na siya. Normal po yun. Kung gusto nyo maiwasan yun, pwede nyo ilagay yun sa ref, lalo na sa Pinas medyo mainit ang panahon. Nag-o-oxidize yung mga ingredients sa product, kaya nangingitim. Dito naman sa Japan, hindi naman kasi kasing init sa Pinas ngayon, kaya yan, hindi naman siya masyadong nangitim. Pero yun nga, kung gusto nyo maiwasan yun, ilagay nyo sa ref. Ito naman yung sunblock cream ng Amaris Beauty Products. Meron siyang SPF 35 Sun Protection Cream, at ito ay para sa lahat ng skin types. Meron siyang 10 grams ng product itong dalawa na to. At ang itsura ng kanilang sunblock cream ay pink. Hindi ko to masyado nagamit kasi sabi ko nga sa inyo kanina, nagtatrabaho sa construction plant. Medyo mainit. Kailangan ko ng mas mataas na SPF. Pero nung first week ko, kasi wala pa akong work nun, ito yung gamit ko. Nung nagsimula na ako sa work, nagpalit ako sa mas mataas na SPF, yung SPF 50. At pag sa sunblock po, kailangan lagi kayo maglalagay niyan kasi kapag gumagamit tayo ng whitening products, mas mabilis na nasusunog yung balat natin. Kahit na nagluluto lang tayo, kailangan may sunblock cream. Kahit na sa bahay ka lang, kailangan may sunblock cream kasi ang sikat ng araw, sige, nasa labas siya. Pero kung nasa tabi ka ng bintana, nasisinagan ka ng araw, nasisira pa din yung balat mo kasi yung rays ang nakakasira ng balat. Hindi lang yung init ng araw, yung sikat niya, yung kanyang sinag. Ang gusto ko din sa mga product nila, kumpleto talaga sila sa information. Ayan o, may kita nyo, meron siyang manufacturing and expiration date. Ipapaliwanag ko sa inyo pala yung pakiramdam kapag naglagay kayo nitong rejuvenating cream. Normal yun na parang mabigat siya sa pakiramdam kasi thick yung kanyang pagka-cream. Hindi siya yung watery. Talagang cream na cream siya. At parang mararamdaman mo medyo mainit. Parang mainit sa balat. Hindi siya cooling. Yun. Yun ang tamang word. Hindi siya cooling sa balat. So, okay lang yun ha. Normal lang yun. Kasi nga, rejuvenating cream to. At talagang goal niya na kailangan ay magbalat or mag-rejuvenate yung inyong balat. Ito namang sunblock cream, kaya din pala hindi ko siya magamit sa work ko. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, maalikabok sa work ko. And yung sa tipo ng cream, malagkit kasi siya sa balat, diba? Mabigat sa pakiramdam. Feeling ko kakapitan ako ng alikabok. Kaya hindi ko din siya ginamit talaga nung nag-work ako. Yun ang katotohanan, no po? Tapos, ito yung rejuvenating cream. Alam nyo naman na siguro, pagtas nyo mag-toner sa gabi, ito yung gagamitin nyo. At sa umaga naman, yung sunblock ha, huwag nyo kakalimutan gumamit ng sunblock. Kahit nasa bahay lang kayo, sunblock, sunblock, sunblock. At yung sunblock din ay nakakatulong din para mag-lighten yung inyong mga dark spot. Kasi ang mga dark spot natin, di ba, maitim na yan. Tapos naarawang ka pa, lalo siya nagiging maitim. Kaya kailangan sunblock, sunblock, sunblock para hindi siya masyadong mangitim. So yun, napaliwanag ko na sa inyo yung directions ha. Tapos, ang important dito, sabi niya, do a skin test. Dito yan dapat sa likod ng tenga kasi manipis ang balat dyan. Sa pag-i-skin test po, ilalagay nyo siya dyan, bawal nyo siyang basain, bawal nyo siyang banlawan. Hayaan nyo siya dyan for 24 hours. 24 hours po talaga ha. So, kung sa loob ng 24 hours, pagtapos ng 24 hours, wala naman siya naging irritation, walang makate, walang namula, walang mahapde, okay na okay yung gamitin yung product. Pero kung nagkaroon ng pamumula, pangangate, mahapde, huwag nyo na gamitin ng product. Kasi kapag nasira yung balat nyo, kahit na may warning dito na gumawa kayo ng skin test, kapag nasira yung balat nyo, yung brand pa din yung sinisisi nyo. So, hindi naman sila nagkulang sa paalala ha, kung paano to gagamitin, kung ano yung dapat nyong iwasan. So, talagang dapat sundin nyo yon. Huwag kayo manghinayang sa pera kung sa skin test pa lang nagkaroon ng irritation. Huwag kayo manghinayang sa pera kasi sa mukha nyo yun ilalagay. So, sa akin, wala naman nangyaring ganun. Kaya, go! Ginoo ko talagang gamitin yung product na to. Tapos, sabi din dito, huwag ilalagay sa wounded yung may sugat na balat and avoid areas near the eyes. Yun, tulad nga sabi ko kanina, iwasan nyo yung eyes nyo and mouth. So, pwede din pala siya sa elbow, no? Ngayon ko lang yun nalaman na pwede din pala sa elbow yung mga ganito. Kasi maitim din talaga yung ano ko. Oh, tignan nyo, maitim. Tapos, sinabi din nila dito, what should you expect? Common side effects are normal. Please note that all side effects listed below will not be experienced by everyone since we all have different skin types. So, tulad nga ng review na to, lagi ko to sinasabi sa aking mga videos, lalo na kung nagre-review ko, hindi porket nag-work sa akin, eh ganun din sa inyo. At hindi porket nag-work sa inyo, ay ganun din sa akin.
akin. So, meron nag-comment minsan sa video ko, kailangan ganito gawin mo. Huwag nyo pong ipilit kung hindi naging okay sa akin, hindi talaga siya magiging okay. Hindi ko ginagawa tong review na to para ipilit sa akin na mag-work yung product. Kung hindi siya nag-work sa akin, yun na yun. Hindi siya nag-work. Kahit ano pang gawin ko, kung hindi siya nag-work sa akin, huwag nyo pong ipilit. Also, the side effects might last between 1 to 3 weeks. So, sa akin hanggang 2 weeks to nangyari eh. Depending on your skin sensitivity, redness, yan. First day pa lang, kapag apply mo ngayong gabi, kinabukasan ng umaga, as in, namumula yung balat mo. As in, namumula mukha kang nilechon. Ganun yung itsura. Itchiness, wala naman ako masyadong naramdaman na itchiness. Siguro kapag minsan, yung medyo matagal ko na siyang ginagamit, syempre, numinipis yung balat kasi nga nagbabalat siya. Medyo mararamdaman mo yung sa sabon, parang makate-makate. Pero, tolerable naman siya para sa akin. Hindi naman siya ganun katindi na nagkakarashes ako. Hindi naman siya ganun. Tight feeling, yan. Nararamdaman ko din yan na parang banat na banat yung balat ko at makintab. Breakout happens most of the time if you're acne prone. Yan, nagka-breakout din ako kasi hindi ko din may sisisi sa product. Kasi nga sabi ko sa inyo, lagi akong puyat at maalikabok sa trabaho. So, yung mga breakout ko, okay lang naman sa akin kasi hindi naman siya malalaki. As in, parang tigyawat lang na mapupula. So, para sa akin, okay lang yun kasi hindi naman siya malaki, hindi naman siya nagdanana. Tapos, tingling sensation, wala naman ako naranasan ganun. At peeling, yan. Yung second day, yan, nagsisimula na, makikita nyo, nagda-dry dito yung balat nyo, kahit sa ang part, nagda-dry na siya, simula na yung nag-peel siya. Ang face ko, nag-peel siya hanggang 2 weeks, 3rd week yun na, yung mga vlog ko, kasi nagda-daily vlogging po ako, talagang makita nyo yung improvement ng balat ko. 3rd week yan, yung mga nakapansin na, isyang, anong gamit mo sa balat mo, anong rejuvenating set gamit mo, kung ano yung gamit mo, ipagpatuloy mo, isyang parang pumuputi ka, yan. Yan na yung nagsimula na may nagko-comment talaga, napapansin nila yung balat ko na talagang gumanda, or hindi naman gumanda, nag-improve kahit papano, diba? May nakasulat din na note, don't panic if you experience these side effects because it eventually go away. So ngayon, tapos ko na tong gamitin, wala naman na siya, hindi ko naman na siya nararamdaman, at ang tanging effect na lang meron ako ay mas pumuti yung balat ko, mas kumintab siya, at mas madali siyang i-apply ng makeup. Yung kumbaga, parang ang dulas-dulas niya kapag naglalagay ng makeup. Ang daling maglagay ng foundation, sa totoo lang, hindi ako nahihirapan. Kahit na hindi na ako mag-moisturize ng bonggang-bongga, mag-foundation ako, ay, naku, sobrang ganda talaga, besh. Yung ate ko nga, gustong-gusto din gumamit nito, eh. Nag-order na nga siya, eh. At ipapasabay sa aming kapitbahay na umuwi ng Pinas kasi natuwa siya sa effect sa akin ng mga rejuvenating set. At siya din ay naiinggit. So, yun. Ang note din, avoid exposure to sun during treatment. Common sense na yan. Kapag gumagamit kayo ng pampaputi, umiwas sa araw, gumamit ng sunblock, ng sun protection para hindi kayo masunog. If irritation occurs, discontinue using the product. So, yan. Tigil nyo na. Huwag namang hinahing sa pera. This product is not recommended for pregnant. Yan, sigurado may magtatanong, bawal po sa buntis, bawal po sa nagpapasuso, at bawal sa bata below 12 years old. Yan ha, kumpleto si Rejuve Care Kit sa information about this product, sa warning, sa notes, sa directions. Andito din yung kanilang contact, kung paano nyo sila makukontak kapag nagka-problema. So, walang sisihan. Kung kayo ay gumamit ng product, niririsk nyo yung balat nyo. Kung maging okay sa inyo, edi pasalamat. At kung hindi, huwag kayo maninisi ng product kasi kumpleto sila. Ang sisihin nyo na product kapag pumangit kayo tapos hindi sila kumpleto na information. Pero dito sa Rejuve Care Kit, kumpleto talaga sila. So yun nga mga friend, ipapakita ko sa inyo once again yung naging effect nitong Amaris Beauty product sa akin. Wala na akong masabing talagang bongga, kundi sobrang masaya ako kasi after ng isang taon mahigit, kulang 2 taon. Ayan, umukay na ulit yung balat ko. Maraming salamat din po pala kay Miss Grace Arguelles Limbo kasi siya din yung naging daan para makarating to sa akin, itong Rejuve Care Kit. Sobrang nagustuhan ko talaga siya. Sobrang nagustuhan ko talaga. And thank you po kay Miss Jean Irene Mendoza, yung CEO ng Amaris Beauty Products, sa pagtitiwala niyo po sa akin. So far naman, nagugustuhan ko talaga yung product nila. And kapag hindi ko naman nagugustuhan, sinasabi ko naman dito sa channel ko, diba? Pero ito, sobrang promising na mga products ng Amaris Beauty Products, mula sa Choco Berry Milk, yun ang unang-unang na nagamit ko na product nila. Tapos yung Milk and Bleach na soap, yun. Nagustuhan ko din yun, pati yung asawa ko nababanguhan doon, and meron siyang micropeel na effect. At ito yung Rejuve Care Kit. Sobrang maraming salamat po talaga, madam. At sobrang pasalamat ko din, nahiyang na ako ulit. Nahiyang na ako sa mga rejuvenating set kasi
ilan na yung nasubukan ko, pero hindi ako nahiyang talagang dumating sa point na parang down na ako sa balat ko, lalo na naggagawa ko ng video. Hindi ako makaharap talaga sa tao noon na wala akong makeup, hindi ako makapag-video na walang makeup. Pero ngayon, kahit hindi na ako mag-makeup kapag sasamba, kahit sunblock na lang, lip tint at kilay, okay na sa akin. Okay na as in. Nag-post pa nga sa Facebook ko ano na lang yung mga ginagamit kong product sa mukha ko. And totoo yun. Hindi na ako nagfa-foundation ngayon masyado. Dati talaga, yung nangyari yun sa balat ko, hindi pwedeng hindi ako magfa-foundation. Pero ngayon, caring-care ko nang lumabas kahit na bagong hilamos lang ako, kahit bagong gising ako. Talagang confident na ako sa skin ko. So, maraming salamat talaga sa Rejuve Care Kit ng Amaris Beauty Product. Sa mga taong gustong mag-try nitong product na to, ilalagay ko lahat ng information sa description box below at ipipin ko na din sa comment section sa ibaba. Tingnan nyo na lang po doon para maka-order din kayo. Yun lang guys for this video. Like ko nakatulong sa inyo. Comment down below kung meron pa kayong mga video suggestion. And guys, please subscribe to my channel. Yun lang. See you on my next one. Bye!